pupunta po tayo ngayon sa kusina kung saan nandito po yung manok. Mga pakpak po yun. Pakpak po yun ang manok. Nanggaling po sa isang restaurant. Ito na po. Ito na po yung balat ng manok. At ang pakpak. At ang ulo po ng mga isda. Ito po. Ito po, isda na to. Hindi ko po masyadong kilala. Pero, anong masarap po yan? Yan po, galing po sa isang restaurant. Totally po, basura na po sa kanila ito. Kaya po nila itinatapon ito dahil hindi po sila nagluluto ng may kasamang balat ng manok at ulo po ng isda. Lalong-lalo na po yung tinik po. Yan po, itong ulo po na to, napakalaki po niyan. Para po siyang hito. Kasi mayroon po siyang ano to? Hindi ko po alam to, pero para po siyang hito. Para din po siyang dalag. Pero galing po sa dagat yan. Ito pong tinik na ito, delikado po yan. Kaya siguro po hindi nila sinasali. Dahil pag natinik ka po yan, sigurado po tiyak po ay nakakalason po siguro o masakit. Yan po, nakikita niyo po yung tinik na yan. Ganyan po man po, andito pong kaibigan natin, si Mang Rodel po. Ayan po ang kisoy na tao. Kumbaga po siya po yung kukuha ng mga balat ng manok at ang ulo ng isda. Kung saan po ipapamahagi po niya sa mga kapwa naming OFW dito sa Qatar para po makatulong sa mga maliit po ang sahod at dilip po ang sweldo. Ako po ay isang hero. At ito po, kasama po yan ang balat ng wrapper po ng manok. Ayaw sa manok ng ulo. Yan po yung ulo yan. Ayan po, may mga kasamang buntot po yan. Opo. Totally po, hindi po talaga basura yan kasi nakakain pa po namin. Ayan po. Pero po, itinatapon po ng mga nasa restaurant kasi po ayaw po nila ng may ganito. Ayan po. Ayan po, malalaking ulo po. Bait mo naman na... Gusto po lang namin malaman na ang buhay po ng mga OFW ay napakahirap po bilang magtatrabaho po sa ibang bansa o sa hindi mo kalugar. Yung pa, na-homesick. Ano po, na-homesick yung iba. Yung iba po, nababaliw. Ito po ang dahilan. Ang buhay po ng OFW ay hindi po talaga mayaman o hindi po mayaman ng OFW. Kasi po, kitang-kita nyo naman po kung anong hitsura na pamumuhay namin dito. Ito po, balat po ng manok, ulo ng isda, sari-saring isda po yan. Isda po yan. Sari-saring. Kahit po may kasamang plastic po yan, pero napipilian naman po. Kaya po, yung mga pamilya po na nasa ibang bansa, o may mga kamag-anak na nasa ibang bansa. Akala nyo ay madaling mag-abroad. Akala nyo po madaling mag-abroad dito sa ibang bansa. Napakahirap. Napakahirap po. Tingnan mo ang kalagayan namin ngayon. Nagtitiis na lang kami sa kunting balat, ulo ng isda, at saka iba pa. Pagtulog namin sa gabi, napupuyat. Pupuyat po kami. Sa kakaisip. Sa pamilya, sa pamilya. Pilipinas. Kung ang pamilya po ba namin ay may nakakain pa, o ang sweldo po ba namin ay umaabot pa sa katapusan. Hindi sapat ang aming sweldo. Dahil sa hindi po sapat ang aming sweldo ay ito po. Ito na po. Yan po, ebidensya po yan. Kaya gusto po namin malaman sa buong mundo o sa kababayan namin sa Pilipinas na ang OFW po ay hindi mayaman. Bagamat po, bayani nga po silang tingnan o bayani nga po ang Pilipino dahil po sa hirap at pagtitiis at pagpupunyagi. Ito pa, dili-dili ang sweldo.
Dili-dili. May mga kasama tayong wala nang makain. Dili ang sweldo, umiiyak. Yung iba nga po, tumataka sa kanilang kamo. Tumataka sa dinadala namin sa uwa. Ito na po, lilingkit na po ang inyong lingkod. Kuya Rizal, pakaya naman. Ayan po, ayan po. Ayan po, babalutin na po ni Kuya Rizal. Babalutin ko na po para ibigay po sa mga hindi pa kumakain. Kapwa naming mga OFW. Na dili po ang sahod, lalo na po ngayon katapusan, check po, wala na po silang makain. Kaya po ang mga yan, para po sa kanila to, kaya hindi madali ang mag-abroad. Kaya po si Kuya Rodel, nagbo-voluntary po yan, na ihatid ang bagay na yan. Para lang makakain. Para po sa, makatulong po sa kapwa naming OFW. Tapos yung aktivista yan, sir, ang ginagawa mo. Gusto lang po namin malaman na ang balat ng manok po ito ay hindi po basta po basura na galing sa restoran. Yan po itinabi lamang po ng isang slaughter ng Pilipino ng isang restoran dahil po gusto niya rin po makatulong. Ito na po, dadalhin ko na po. Dadalhin niya na po yan. Okay, mahirap. Ha? Kailangan ba po? Oo, ano po din. Araw-araw na po yan, bali po. Panglimang araw na po ito ngayon. Yan po. Nahatid na po niya na yan. Bigat niya kaya rin nila. Yan na po, nakabike lang. Bike na po yan. Hatid niya na po yan sa mga kapwa ng OFW na nangangailangan. At least, mentally. Okay po, ayan na po. Lalagyan na po ako. Ayan na po. Bakunta na po ako. Ayan na po. Weirdel, ingat ha. Text ka na lang. Yan po yung kaibigan namin, si Mang Rodel. Voluntary po na ihatid. Sa hirap po ng buhay ng OFW ay talaga nga pong lumuluwag ang aming kalooban o sumasaya kami. Kaya po nakakatulong.